allow ourselves to be restored. Ang sabi sa Psalm 103 verse 13 to 14, kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahantungan. Lagi nating nire-repair yung ating mga bubong dahil hindi naman nauubos ang tulo niyan, lalo na sa panahong ito na tag-ulan. Lagi tayong naglilinis dahil laging may bagong dumi, or naglalaba dahil laging may mga maduduming damit, or nagsusulsi, nagtatahi dahil may mga butas na yung ating mga damit. Ganyan din ang buhay natin. Laging nagkakaroon ng mga bagong kabiguan, kasalanan, at kakulangan. Life will have pains and sorrows. Meron ding mga errors, mga pagkakamali, mga damage. But we must keep restoring life. Kahit Diyos man, naaalala niya na alabok ang tao. Kaya hindi niya rin laging pinaghahanapan, kundi pinagpapasensyahan at pinapatawad. Ganito rin dapat ang policy natin sa ating sarili at sa ating kapwa. Kung nagkakasala, ihingi ng tawad sa Diyos at pagkatapos, tama na. Yung minsan tayong nasaktan, tama na yun. Pero tuwing inuungkat at hinuhukay natin yung bangkay ng nakaraan, masasaktan at masasaktan tayong muli. Let's forgive because we also need forgiveness from God. We should learn to pick up the pieces, stand up, and rise whenever we fall. Kapag nalulugmok tayo, matuto tayong tumayo. Yung mga mahal natin sa buhay ay may gagawing pagkakamali, sinasadya man o hindi, at nadadamay tayo. Kung tayo din ang may mali, madadamay din ang iba. Bahagi ng buhay yan. Isa sa mga katotohanan ng buhay ay ito. Lahat tayo ay may masasamang ugali, mga masasagwang pag-uugali. But we must allow ourselves to be restored. Ang isa sa mga great achievements in life is to help restore others through our forgiveness. Kung hinahayaan natin na ma-restore ang ating mga sarili, dapat tulungan din nating ma-restore ang ating kapwa, lalo na ang mga taong nangangailangan ng ating pagpapatawad. Yan ang dapat nating gawing medalya ng buhay natin. Kung mayroon tayong mga ugali na nagpapabawas sa atin para ma-appreciate tayo ng ibang tao, let us transformed by the renewing of our minds. May mga pag-uugali naman na pwede nating baguhin o pwede natin improve. May mga tao kasi na pinagpipilitan nila sa kanilang kapwa na ganito talaga ako, tanggapin niyo ko as is. Pero kung tutuusin, pwede namang baguhin yung ugaling yun. Isang halimbawa na lang ang taong tamad. Wala naman yata taong pinanganak na tamad talaga siya. Maaring kailangan pa niyang utusan, pero yung ugaling yun, pwedeng baguhin. Lalo na kung may lakas ka naman na gumawa. Kung kailangan utusan, utusan nyo para matuto siyang gumawa, kung gawaing bahay man yan o kailangan niya magtrabaho. Huwag niyong konsintihin. Dahil pag ang tamad na yan kinonsinti nyo, abay talagang magiging tamad yan habang buhay at magiging batugan. Pero kung tinuruan niyong magtrabaho, inutusan nyo, o edi mababago niya yung pagiging tamad niya. Doon naman sa magagalitin, o panay niyong paalalahanan, tama na, huwag masyadong magalit, baka sa sobrang galit, mabigla, ma-stroke at umuwi sa Panginoon. Kasi meron namang mga bagay na kaya nating baguhin, na kaya nating i-improve. Yun ang gawa natin ng paraan. Pero yung mga hindi na natin kaya, ibigay na natin yun sa Panginoon. Dahil ang Panginoon na yung bahala. Pero yung mga pwede at kaya, gawin na natin. Let's restore ourselves
and let the people around us restore themselves. God bless us all.